So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat dalawang Pinoy na naman po ang natalo sa bansang Japan kahapon. Una nga pong Pinoy na natalo mga tol ay itong si John Lawrence Ordonio kung saan tinapos lang po siya ng hapon na si Ryo Saito sa loob lamang ng second round. Dahil sa panalo ng hapon mga tol, umabante na ang record nito sa 5 wins and 1 loss with 5 knockouts. Habang bumagsak naman ang record ng Pinoy sa 9 wins, 7 losses and 1 draw with 5 knockouts. Habang ang isang Pinoy naman mga tol na si Eldin Boy Ginahon, tinalo naman siya ng Meksikanong si Yuli Mesquida sa isang body shot. Tiklop nga po ang Pinoy mga tol sa first round pa lang. Dahil dyan mga tol, nananatili pa rin pong walang talo ang Meksikano. Umabante na ang record niya sa 11-0 with 8 knockouts. Habang bumagsak naman ang record ng Pinoy sa 9 wins, 3 losses with 8 knockouts. Pero kahit na natalo ang mga kababayan natin mga tol, ang mahalaga, uuwi sila sa Pinas ng safety at may perang iuuwi sa pamilya. Kaya salute pa rin sa mga Pinoy boxers natin. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ng dalawang dating world champion na si Nicholas Walters versus Jojo Diaz. Ayon sa report mga tol, nakatakdang maglaban ang dalawa sa October 9 sa ProBox TV. Yan nga lang po ang mga detalyeng nabasa natin mga tol. Kung matatandaan, itong si Walters nga po ang unang boksingerong nagpa-knockout kay Nonito Donaire Jr. Huling lumaban si Walters mga tol nito lang March kung saan na ipanalo niya ang laban dito kay Joseph Adorno via unanimous decision. Habang galing naman sa masaklap na pagkatalo itong si Jojo Diaz kontra kay Oscar Duarte nito lang April kung saan knockout naman ang sinapit nito sa round 9. Sa ibang banda naman mga tol, Ryan Garcia gustong labanan si Devin Haney sa isang exhibition match sa Saudi Arabia. Habang suspendido siya sa boxing, gusto umano ni Ryan Garcia na patigilin ang bibig ni Devin Haney at patunayan daw na hindi siya nandaya talaga sa laban nila sa pro. Dagdag pa ni Garcia mga tol, kahit araw-araw daw siyang i-drug test, basta makalaban lang daw niya muli itong si Devin Haney. So balak kasing bumalik ni Devin Haney mga tol sa ibabaw ng ring, under dito kay Torque Alalsik ng Saudi Arabia. Kaya nagre-request itong si Ryan Garcia kay Torque Alalsik na sila na lang daw ang maglaban ni Devin Haney sa Saudi. So ano sa tingin nyo mga tol, tatanggapin kaya ni Devin Haney ang hamon ni Garcia? Sa iba pang balita mga tol, Cuadro Alas General Casimero, pinalex niya nakasunod siya ni Naoya Inoue sa ranking sa BoxRec na pinakamagaling na boksingero sa Super Bantam. Kaya banat ni Casimero mga tol sa mga haters niya. Masakit daw makita ito para sa mga haters niya. Partida pa nga daw mga tol, wala pa daw siyang laban yan. Banat pa nga po ni Cuadro Alas mga tol kay Inoue, isang hakbang na lang daw, wala na daw ligtas itong si Inoue sa kanya. Sa isang video naman mga tol, nagpakita ng malakas na suntok si Cuadro Alas sa punching machine. Binura nga po ni Cuadro Alas ang record ng pinaka-highest na sumuntok sa punching machine kung saan yung 6-5-5-0 na score nabura noong si Cuadro Alas na ang sumuntok. Umiscore nga po si Cuadro Alas mga tol matapos niyang suntokin ang punching machine ng 6-6-0-3. Ayos!